Good morning. Ang oras natin ngayon ay 6:30 na umaga. So, ito yung aakyat tayo sa taas. Ayan yung manok ng kapitbahay. Yung nag-breed dito sa mga manok ni ma'am. So, medyo masakit tanto sa tuhod kasi paakyat eh. So, yan yung mga saging. So, yun yung bagong gawa. Pala yung mga kamote. Shout out nga pala sa mga kamote. Malalaki na pero yung laman maliliit pa rin. So okay tayo sa taas para mabidyohan natin yung baba. So yan yung unang naging kaltasan na lupa binagdag doon. Hello, good morning. Ako yung nagising ha. Tara, kita sa taas. Kita sa taas guys. Oh, antay nyo ko. Ito yung unang pangalawang kinuna ng lupa na panamba. Tignan natin siya sa lubang ngayon. Yung kamuting kahoy, pwede na panungkit ng nyug. Mataas na. Ang dalawang taon ng taas. Tapos yun yung pangatlong kinuna ng so, okay, test taas. Let's go. Ayan. I-trim-trima natin na karang ng grass cutter kasi medyo tumatangkad na sila. Nakainom ng groy. Dito ngayon sa hagdan. Pantang kasoy. Tignan natin yung view. Bababa. So yan. Ito yung sinasabi ni Ma'am na taas na so, ito yung boss niya. Aray. So yan. Yan yung mapuno na saging sa mga bagong tanim. So yan yung iba, yung mga nakaraang mga tinanim, malulusog na sila. So yun, kita yung basakan. At yung makulimlim na umaga,
ito yung nakaraan na undergrass namin ni Alvin, kasi medyo nakainom sila ng grow eh, tumataas na sila. So ngayon na okay pa naman din, hindi pa siya pwedeng ulitan kasi maliliit pa rin. So dyan lang muna sila para yung mga ugat nila magpatibay ng ano, lupa. So dito ako nakarating ng grass cutter. Minsan na parang napapansin ko may nangunguha ng kahoy dito eh. Kaya parang naiinis ako kay nahihinaya ako sa kahoy. Huwag lang magpaabot. Sabagay, malilit lang naman yung nakukuha nila. So yan, ito yung pinakatuktok. So ito yung naiwan. Ito kasi medyo makunat niya sa grass cutter rin. So yan lang naman din, madali lang naman yan pag pinulong-pulong. Tsaka dito konti. Kasi medyo hapon na nung binanata namin ni Mrs. So ayan, unting trim-trim. So pag dito ko sa taas, pambing yan, yan yung view nya. So pag natanggal siguro yung mga kawayan na yan, mas maganda dito kasi mas mataas sya. So yan nga pala yung boundary ng yung lupa, andyan yung muhon. So ayan, may durian. Tanim ni Tintin. Tintin ko na sagasaan ng ano, grass cutter. Ayun, yun yung muhon. Yun, yun o. Puntahan nyo nga yan. Tingnan nyo yung muhon, dalawa. Oy. Dalawang bayana. So yan. So mas maganda siya tignan kasi undergrass siya, malinis ngayon. Huwag lang patayin yung mga puno kasi huwag lang mamatay para ma-prevent yung erosion. Kasi nga sa panahon natin ngayon medyo maulan. So maganda dito. Pag natanggal yan yung mga puno na yan, tingin ko mas maganda ang view pag doon. Pero maganda naman yung view dito. Yan, kasi kitang-kita yung malaking marble mountain dyan eh. Yan, tapos doon sumisikat yung araw. Ayun. Doon sumisikat ang araw. Doon siya ngayon. Dati, doon. So ngayon pumihit na siya, dyan ang position niya. So yan. Salamat po sa panonood. Ito ay request ni Ma'am Leslie Cho. Shout out nga pala sa kanya, sa aking channel. Thanks. So ayan, kukunan natin ng kunti. Tinawag na St. Paul Bay. St. Paul Bay. Daya tong bibo eh, sabi camera phone daw, pero pag iso mo blur naman pala. So ayan siya. So ang baba ay ito, hindi ko na sagasaan yung ibang durian. So yung bundok na yan ngayon, yan may nakiklaim yan. Ito. Yung ilalim yan malinis na, may bahay na rin dyan.
So mas mataas siya na bahagi siguro kumpara dito. Mas overlooking siya, mas maganda siguro. Hey guys, tara na. Uwi na tayo. Tara na. Uy, gato. Hindi na dala pa uwi. So yan. Pag dito naman, yun. Kitang-kita yung tangke ng daluyon dito. Kung mapapansin nyo, may maliit na puti. Yun, yun. Sa dulo ng daliri ko. Yun yung tangke ng tubig ng Daluyon Beach and Mountain Resort. Yun o. Yan. So mataas talaga ito. Sabihin na kiti ko. Hindi na makita. Yan. Natumbok mo. So yan. Karaan dyan ako kumuha ng picture. Tinadala ko kay ma'am. May puno na yan kasi maganda doon eh. Okay. So yun yung bahay. So medyo makahoy siya kaya pag sa Google Earth hindi siya gaano mapansin kasi marami pa rin siyang kahoy. So dito tayo bababa sa medyo ito pa may isa pang durian dito. Yan. Sana mabuhay ito sila. Kasi sensitive ito sila pag maliliit. Guys, baba tayo guys. Yung cameraman ko tsaka yung aking assistant secretary nahuhuli pa. Tara dito dali. Tara na. Tara. Tara na. Dito tayo magdaan. Kayo yung trabaho nyo dito ginagampanan ha. Hmm? Huh? Ikaw isa ka pa, ikaw mas matanda ka sa kanya, ikaw ang nauna mag harot-harot dyan. Tara na. Let's go. Dito yung magdaan. Tara na. Ano bang naantay nyo? Let's go. Yan, isa pang durian ito. Medyo malaki na. Parang hiyang ang durian dito. Kasi yun, bilis, maganda yung dahon niya. Kasi ang durian pag nainitan, medyo naninilaw yan yung dahon niya. Mas okay. Tsaka yun. Ito, hindi ko alam kung tinamaan ko ito pag rascader ko. So, mga kinainan namin ng durian dito, tinunla ni Mrs. Baguyan, tumubo. Gini. Nah itu pa. Mas nahuli na ata ito lumaki. So i-upload ko na lang doon sa YouTube kasi mas mahaba siya doon panoorin. Ito hindi ko na ganong ano kasi baka mahagip ko rin. Ito yung mga saging. Yan. So, mga ilang buwan pa yan bago makabuelo. Kasi nagre-recover pa yung mga ugat nila. Sa natamong pinsala ng pagkukay. Oh, say hi. Hi. Yung buntot mo, ikaway-kaway mo. Hi. Papi. 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 Tara na. Hi. So ito yung mga nyug. Pag dito naman kukuha tayo ng view. Yan. Yan yung mga saging. Oh, saging. Kasaba. Malilit pa, binibira na ng skunk. Yung laman. Hi. So
So yung iba naman, yung mga nakaraang mga bagong tanim, inubod ng mangking yung saging. So ito sa lahat ng saga, ano, isa, ito isa sa mga malalaki na na door. Pag lumaki ang puno nito, kasi laki ng balde, mamumungan na yan siya. So tignan natin din yung nangyari sa mga bougainvillea, sana kaya yun. So ayan, ayaw kasi padaanan dito ng magtanim ng grass cutter eh, baka daw madali ko, hindi ko makita kasi nakashades ako. So, pero laban-laban na yan sila kasi nakawili na, nakaraan abunuhan din yun. So ibang mga saging mo ma'am na yung mga suwi, yung galing pa ng dibis, yung iba tinanglipat na dito para malaman namin kung anong sitwasyon, kung maganda ba siya dito sa taas. At sana sa tag-araw eh makasurvive siya. So yan, nakikita natin yung medyo naninilaw, naninilaw-nilaw, yan na yun yung bougainvillea. Yan o, nakalinya na yan sila hanggang doon sa baba. Kasama na yun yung namumulaklak. So ito na yung ibang mga sage. Ito naka-recover na nung ano, pero itong mga papaya inubod to ng ano, unggoy, hinahan yung talbos. So yung rambutan malaki na rin. Ayan, mga taga-baywang ko na. At itong short leaf na tinanim na saba, eh yung mga dahon ay malapit na magbantay sa atin. So yung inubod na karaan ng unggoy, naka-recover na rin siya. So yan. So yan, pag dito ka sa baba, sa likod ng bahay, ito yung kanyang view. Yan, Carabao grass na lang ang kulang dito, landscape na to eh. Kapalin na lang yung Carabao grass, kundi yung frog grass. Ito naman yung calabash tree na ini-inimisis doon sa aking ate. So malaki na. Yung bunga nito ay kasing lalaki ng bola ng basketball o volleyball. Yan, gamot daw yan. Matamis man din yung kanyang katas. Gamitan ng drone. Drone na kamay. So yan, naka-retouch kami nakaraan ng grass cutter, kaya yung damo hindi naman nakarangkalat. Dito medyo mahaba naman, pero hindi naman siya gaanong madali lang siyang putulin, malambot. Nadaan tayo din sa ilalim ng kamutihan. Gustong-gusto ng mga bata dito kasi parang nagbabahay-bahayan sila eh. Ngayon nagkabatumba na nung nagbagyo. Ayan o, wala nang laman. Yung laman niya eh malilit pa ito. Tsaka yan, laman niya. Parang kumunti siya kasi tumangkad na eh. Ito, baba na tayo. At ako'y mag-prepare pa ng aking mga dapat i-prepare. So yan, yung kulungan ng manok, ayan siya, yung bubong yan. So dito wala pa na-retouch ulit kasi medyo banggilid. Kailangan dito ng nadugong akit kasi mataas siya. Kailangan ko na rin tanggalin yung mga tinik ng kawayan. So yung dragon fruit, yung iba mahaba na yung suwi niya. Dito pinantanim ni Mrs. May bunga na bala yung guwan eh. Jackfruit.
Dapat mabalot na pala yan. Tingnan natin kung nag-improve yung dragon fruit dito. May ugat na rin siguro. May iba kasi mahaba ng suli niya eh. Saan ba ibang dragon fruit na yun? Ayun. Ang mga puste na at saka doon na may puno na yun. O, dyan banda. Hindi maganda yung bibo, pang malapitan lang siya. So, yung isang... ito yung kalachuchi nung mga unang kuha ko ng anong unang punta ko ng San Rafael. Maliit pa to eh. Nabili ko ng 100. So mataas na siya. Pag namulaklak to, sigurado mabango. So yan, ito yung kinukuna ng lupa. O yung mga manok. Nangitlog na, kaya lang yung itlog ginasurvey ng uwak kasi gusto niyang kainin yung itlog. So 21 days lang pagkatapos itlog, 21 days mapipisa na. Hello, good morning, kumusta kayo dyan? Nakakulong na, nakatali pa eh, kasi ikaw daw yung nakita na ano, nangangain ng itlog. Lugod ka, lugod. Itlog kayo madami ha. Kaya para mabilis kayo mag-multiply. Mabawa na tayo. So, yun na tayo. Nauna yung dalawa kong alalay. Hi Masya, say hi Masya. Masya, hi kay ma'am. Tuan-tuan siya. Diyan ka natulog. Huwag ka na daw matulog doon kasi mag-iikalaw doon tsaka magpupo. Ha? Hindi nagwardyahan yun, may gate na eh. Dito na lang tayo. Thank you so much for watching and goodbye.